Mabilisang shoutout muna tayo mga kahiwaga. Friendly Boy Channel, Joshua Hamili, Cheryl De La Paz, Nilo Ando. Simulan na natin ang part 9 ng ang Magkapatid na Mangkagamot. Pagkatapos ng manggaling itong dalawang magkapatid sa tahanan ng higanting engkantong iyon, ay dumiretso na itong pauwi sa kanilang tahanan. Habang tumatagal nga sa panggagamot itong dalawa, ay dumadami na rin ang kanilang mga kaibigan, lalo na pagdating sa panggagamot. Kusa na itong lumalapit sa kanila upang manggamot at maging kaisa sa kanilang mga gabay. Katanghaliang tapat nang nakita ni Tesoy ang dalawang matanda na papalapit sa kanila kung saan sila nang gagamot. Iika-ika ito at hirap na hirap sa kanilang paglalakad dahil sa kanilang karamdaman. Iho, maaari mo ba kaming unahin? Ang aming mga paa ay namamanas at ang aming ulo ay may sugat. Abay, napakatagal na nitong aming karamdaman. Wala namang kaming anak na makakasama papunta rito. Kaming dalawa lang rin mag-asawa. Kaya kung maaari, iho, ay unahin mo kami. Wika ng dalawang matanda na nagsusumamo kay Tesoy at madalian nga itong inuna ni Tesoy sa kanilang kalagayan. Oo naman, Naitay, dito ho kayo at magsiupo ho kayo. Kakayanin pa ho ba ng inyong katawan kung pasasanibin natin ang gumagambala sa katawan ninyo? Kuya Tesoy, sa tingin ko hindi kakayanin ng dalawang matanda. Ako na lamang yung magpipresenta. Total, may kakayanan naman tayong pasanibin sa katawan natin yung mga gumagambalang iyan. Sinagawa na nga ni Tesoy ang pagpapasanib sa katawan ni Bining upang malaman kung sino ang gumagambala sa dalawang matanda. Huli ka ngayon, anong uri ka na gumagambala sa dalawang matanda at bakit binibigyan mo ng sakit ito? Isa akong kapre, pinutol ng dalawang matandang iyan ang aking punong tahanan na nasa gilid nila. Hindi naman alam ng dalawang matanda na doon ka nakatira at wala silang kakayanan na makita ka. Pakikiusapan kita na kung maaari ay lumipat ka na lang ng ibang tahanan. Marami pa namang puno riyan na pwede mong lipatan. Ano bang ginawa mo rito at bakit namamanas ang mga paa nito at may sugat pa sa ulo? Nilagyan ko ng tabako ang kanilang ulo, gayon din ang kanilang talampakan. Dahil nakaganti ka na rin naman ah, pwede mo na bang alisin yung karamdaman na inilagay mo rito? Dahil kung hindi mo aalisin ay mapipilitan akong saktan ka. Nakikita mo ba yung kasama mo dyan sa loob ng katawan na ito? Yan si Bining, ang aking kapatid, ang nagmamay-ari ng katawan na pinasukan mo ngayon. Kaya mo ba yan? Dalawa kayong espiritu na nandito ngayon sa katawan na ito. Yung tunay na nagmamay-ari ng katawan at ikaw na tinawag ko ngayon dito. Bining, bigyan mo nga ng sampul yan. Bigyan mo ng mataas-taas na bultahe para umangat-angat ng katawan niyan dito. Daglihan ngang pinasakita ni Bining ang kapre sa loob ng kanyang katawan. Ano, kaya mo ba yung espiritu na nagmamay-ari ng katawan na ito? Wika ni Tesoy sa nakasanib na kapre sa katawan ni Bining. O kung gusto mo, pumili ka ng isa na nasa likod ko na kauri mo. Pare-pareho kayo ng laki niyan, kaya walang dayaan. O kung gusto mo, itong mas matangkad na nasa likod ko. Hari ng mga engkanto yan. Subukan mo lang kung kaya mo yan. Pagbibiro ni Tesoy sa kanyang katunggaling kapre. Dito ka na lang tumira sa amin. Maraming punong malalaki dito para madagdagan din yung mga kaibigan namin dito. Pero syempre magbabago ka na. Tulungan mo na lang kami manggamot. Nadala naman sa pakiusap ang kapring ito at kinalas ang lahat na inilagay niya sa dalawang matanda at lubusan itong tumira sa malaking puno na malapit sa tahanan ni Tesoy. Araw ng Linggo at araw ng pahinga at pagsimba nitong dalawang magkapatid habang binabaktas nila ang daan sa kanilang bayan patungo sa simbahan ay may napansin silang isang babae at gumagamit ito ng tagabulag. Ang tagabulag nga pala, ito ay ginagamit upang hindi sila makita ng mga normal na tao. Ang mga nakakakita lang sa kanila ay yung bukas ang ikatlong mata. Ipinapaluwal nito ang iba't ibang uri ng karamdaman sa pamamagitan ng kanyang mga gamit na salita. At isinasama ito sa hangin patungo sa kanyang biktima. At dali-dali itong nilapitan ng dalawang magkapatid at binulungan ng, "Hoy, itigil mo na yan. Hindi maganda yung ginagawa mo. Nagbibigay ka ng karamdaman sa mga taong walang kaalam-alam at kinukuha mo pa yung enerhiya nila. Kaya kung minsan mga kahiwaga, kapag pumupunta ka sa karamihan ng tao, ay bigla ka nilang makakaramdam na parang sinisikmura ka at para kang naduduwal. Isa yun sa mga pamamaraan nila. Magbibigay pa ng karamdaman, kukunan ka pa ng enerhiya. Ang tawag namin dyan, vampira. Kaya kung medyo mahina-hina ang enerhiya mo, talagang magsusuka ka at manghihina.
Kaya bago umalis ng tahanan, mas mainam na magdasal muna. Balik tayo sa kwento. Ikinagulat naman ng babae na mayroon palang nakakakita sa kanya ng mga panahong iyon. At daglian itong naglakad ng mabilis papalayo. At sinunda naman ito ng dalawang magkapatid ng pasimple. Hindi naman masigawan itong dalawang magkapatid upang mapatigil ang babaeng iyon. Sa kadahilan ng maraming tao at baka magmukha silang baliw dahil sila lamang ang nakakakita sa babaeng iyon. At nang inabutan na nga ito ng dalawang magkapatid ay pasimple itong nag-usal upang hindi na makawala sa kanilang bisig. Ano, tatakas ka pa? Anong uri ka ng nilalang at bakit ka namiminsala dito? Matagal mo na bang ginagawa dito yan? At bakit ngayon ka lamang namin namataan dito? Kahit naman hindi ka umamin sa amin eh. Alam namin na isa kang mangkukulam. Huwag mo na uling gagawin dito yan sa amin. Dahil kung hindi, uuwi ka ng malambot sa inyong tahanan. Sa pagkakataong ito, ay kalasin mo ang lahat ng karga na nandyan sa iyong katawan at ilagay mo sa aming mga palad. Pasimple namang kinakausap ito ng dalawang magkapatid habang sila'y magkaharap upang hindi sila mapagkamalang baliw ng mga taong nanduroon. Agad namang ibinigay ng babae ang lahat ng kanyang karga doon sa dalawang magkapatid sa kadahilan ng hindi na rin siya makawala sa bigat ng mga usal na binitawan ng dalawa. At agad nang umalis itong dalawang magkapatid upang pabayaan ang babaeng iyon at tumungo na muli sa simbahan. Makatapos ngang magsimba ay hindi nila napansin na tinatawag na pala sila ng matanda doon sa likod. Iho! Iho! Kami nga pala yung mag-asawang pumunta sa inyo roon nung nakaraang araw. Abay, maayos na yung paa namin. Wala na rin yung sugat sa ulo namin. Ay parang nagdahilan lamang. Mabuti naman ho kung ganon, Nay. Tay, galing rin ho ba kayo sa simbahan? Oo, iho. Nagpasalamat kami sa aming pagaling. Pagpalain kayong dalawa, iho. Sige, at kami ay uuwi na rin. Sige ho, Tay. Ingat ho kayo pauwi. Nakakatuwa naman yung dalawang matandang iyon. Uwi ka ni Tisoy at ni Bining. Hindi pa man nakakarating itong dalawang magkapatid sa kanilang tahanan ay sinalubong na sila ng kanilang ama upang sabihin na mayroong gustong magpagamot na nanduroon sa tahanan ng kanilang lolo. Kahit araw ng kanilang pahinga ay pinuntahan pa rin nila ito. Magandang araw ho sa inyo. Ano hong karamdaman ng batang iyan? Ipapagamot ko itong aking anak. Ay nagsasalita ho ito ng mag-isa. Pinagtatawanan na ho ng mga kabataan doon sa amin. Hindi ko na rin nga ho ito pinapasok sa eskwelahan dahil nga ho sa nangyari sa kanya. Naaawa na ho ako sa sitwasyon nitong bata. Hindi ko na rin ho alam kung ano yung gagawin ko. Pinacheckapan ko na ho ito sa doktor ngunit ang sabi naman ng mga tao doon sa amin ay dalahin ko na ho ito sa mental hospital. Hindi ko naman ho kaya na makita ang anak ko na nanduroon. Kaya naisipan ko na hong magbaka sakali rito, baka magamot niyo ho ang aking anak. Nananalangin na lamang ho ako na manumbalik na sa dati ang aking anak. Dahil noon ho ay hindi naman ho siya ganyan. Normal ho siyang bata na nakikipaglaro at nag-aaral noon. Sige ho, Ginang. Titingnan ho natin kung ano yung magagawa natin. Paupuin niyo ho rito ang inyong anak upang ating makausap. Nang hawakan ni Tisoy at tingnan ang batang ito, ay normal naman itong bata. Ginang, may sasabihin ako sa inyo kung bakit ho nagkakaganyan ng anak nyo. Nakabukas ho ang ikatlong mata ng anak ninyo at hindi ho siya nababaliw. Yung sinasabi nyo naman ho kung bakit siya nagsasalita at bakit nakikita siya ng mga taong nagsasalita doon sa inyong lugar, eh meron ho siyang kinakausap na hindi ho ninyo nakikita. At siya lamang ho yung nakakakita noon. Sa ngayon ho ay hindi niya pa kayang kontrolin yung mga nakikita niya. Kaya kahit sa maraming tao ay kinakausap niya pa rin ito. Kaya napagkakamalan ho siyang baliw. Isa ho yan sa mga nagiging dahilan kung bakit nadadala sa mental hospital ang tao. Sa kadahilan ng hindi pa nila kayang kontrolin ang sarili nila. At naguguluhan na sila kung totoo ba yung nakikita nila at bakit hindi nakikita ng ibang tao. Kaya mismo iniisip na nila sa sarili nila na sila nga ay baliw. Ang kailangan ho sa kanila ay guidance ng mga taong nakakaalam ng tunay na sitwasyon nila. Dahil kung dadalahin niyo ho yan sa mental hospital, ay matutuluyan ho talaga yan. Dahil hindi na nila alam kung totoo o hindi yung mga nakikita nila. Hayaan nyo ho at sasarduhan ko yung kanyang third eye ngayon. Ngunit kung lubusang malakas yung kanyang third eye, ay kusa ho yung magbubukas at hindi natin kayang pigilan. Marahil ho ay may mission yung anak nyo balang araw, pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon ay kailangan nyo ho siyang gabayan dahil kayo ho ang nakakaalam sa mga sinabi ko. Huwag ho kayong makikinig sa mga sasabihin ng mga taong nasa paligid niya.
Bagkos kayo ho ang magpaliwanag sa kanya sa lahat ng kanyang nakakausap at nakikita. Minsan ho ay dalahin nyo pa rin siya dito sa amin upang magabayan ko ang paglaki ng batang ito. Balang araw ho ay matutuklasan niya kung sino ba talaga siya at kung sino yung mga gabay niya. May kakaibang abilidad ho ang inyong anak na wala sa mga kabataang nakikita ninyo na naglalaro dyan sa labas. Huwag na ho kayong magalala dahil normal ho ang inyong anak. 101% hindi ho siya nababaliw. Meron lang ho talaga siyang kakaibang abilidad. Bibihira ho ang binibigyan ng kakaibang abilidad ng Panginoon. Kaya alagaan niyo ho ang batang ito. Dahil balang araw ho ay makakatulong din siya sa inyong pamilya. Sa sobrang tuwa naman ng magulang, ay tumulo ang luha nito habang nagpapasalamat kay Tisoy. Dahil nga sa araw-araw na panggagamot nitong dalawang magkapatid, ay tumaas na ang antas ng espiritual na kakayanan nila. Kahit sa kanilang pagtulog, ay nag-a-astral projection itong dalawang magkapatid upang maglakbay ang kanilang espiritual sa iba't ibang lugar at sa ibang dimension na mahirap namang ipaliwanag sa normal na tao. Ngunit sa science ay meron naman talaga nito. Hanggang sa dumating na nga ang panahon na nagkatuluyan itong si Tisoy at si Minda at bumuo na ng kanilang sariling pamilya. At si Bining naman ay nanatiling walang asawa dahil sa kagustuhan nitong maging isang ermitanyo. Hanggang ngayon ay tuluyan namang nanggagamot itong dalawang magkapatid sa bahay ng kanilang lolo upang ipagpatuloy ang kanilang misyon na ipinangako nila sa kanilang lolo habang sila'y nabubuhay dito sa lupa. Ay, bitin ito mga kahiwaga. Kahit ako bitin na bitin sa kwentong ito. Pero wala tayong magagawa. Tagapaglahad lang tayo ng kwento ng dalawang magkapatid. Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa kwentong ito. Siguro pas muna tayo sa series. Magbabagsak muna tayo ng mga kwento ng isang bagsakan lang para hindi naman kayo maumay. Siguro ibabagsak ko na rin dito yung kwento ng lolo ko. True story, dating kilalang antingan sa Leyte. Pati na rin sarili kong karanasan at ng aking ama tungkol sa aswang. True story din yan. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwentong ito mga kahiwaga. Hanggang sa mga susunod na kwento dito sa Ang Hiwaga.